bahay ng poon. Tunay ang ganda sa kanyang harap, kamangha-mangha sa kanyang harap. Tayo'y magpunta sama-samang tutunguhin ang tahanan ng Panginoon. Sama-samang magtitipon sa dambanan ng Panginoon. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Uy, meron tayong kasama. Si Father Manny Hipolito, siya po ay taga Diocese of Pasig. Destino po siya sa St. Ignatius of Loyola Parish sa Ususan, Taguig. Wine-welcome po natin si Father Manny at saka ang kanyang mga kasama. Susundo sila ng imahe ng mahal na po ang Jesus Nazareno para sa Dalaw Nazareno. Welcome po, Father Manny. Salamat po sa inyong pagsama sa banal na misa. Upang tayo po ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po muna natin pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong nalulugania. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang kikapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos samang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, Bugtong Anak, Panginoong Diyos Kordero na Diyos Anak ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka, maawa ka sa amin.
ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitang asan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa lahat ng mga bansa sa lupang ibabaw, walang sawa mong tinitipon ang iyong sambayanan para magkaisa sa pagbubuklod ng Espiritung Banal. Ipagkaloob mong ang iyong simbahang may pananagutang ilaganap ang iyong aral ay lubos na lumalaganap sa sanlibutan bilang pampaalsa para sa pagpapanibago sa sangkatauhan at sa paghuhubog ng iyong angkan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Nang sa pakiramdam ni David ay nalalapit na ang kanyang pagpanaw, sinabi niya kay Solomon, "Malapit na akong mamayapa, magpakatatag ka at magpakalalaki. Tuparin mo ang iyong tungkulin sa Panginoon na iyong Diyos at mamuhay ka ayon sa kanyang kalooban. Sundin mo ang kanyang mga batas, utos, hatol at tuntunin ayon sa nasusulat sa kautusan ni Moises. Sa gayon, magtatagumpay ka sa lahat mong gawain at tutuparin ng Panginoon ang pangako niya sa akin. Kapag ang iyong mga anak at inapo ay nanatiling tapat sa akin at sumunod sa akin ng buong puso't kaluluwa, hindi mapapatid ang inyong lahi sa trono ng Israel." Namatay nga si Haring David at inilibing siya sa lungsod ni David. 40 taon siyang naghari, 7 sa Hebron at 33 sa Jerusalem. Naluklok si Solomon sa trono ni David at panatag ang kanyang paghahari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Karapat dapat kang purihin magpakailanman, Panginoon, ang Diyos ni Jacob na aming Ama. Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Sa iyo ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan at ang pagtatagumpay, pagkat iyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Sa iyo ang buong pamamahala at ikaw ang hari ng lahat. Sa iyo nagmumula
ang kayaman at karangalan. Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Taglay mo ang kapangyarihan at kadakilaan, at ikaw ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Tumayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Ang Diyos ay maghahari na, taligdan ang tanang sala, manalig sa balita niya. Alleluia, 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 Alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinawag ni Jesus ang 12 at sinugong 12. Binigyan niya sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at pinagbilinan. Sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdala ng anuman maliban sa tungkod, ni pagkain, balutan, salapi sa inyong lukbutan o bihisan, ay huwag kayong magdala. Ngunit magsuot kayo ng panyapak. Sinabi rin niya sa kanila, at sa alinmang tahanang inyong tuluyan, manatili kayo roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang dako, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa bilang babala sa mga taga roon. Kaya't humayo ang 12 at nangaral sa mga tao na pagsisihan nila at talikdan ang kanilang mga kasalanan. Pinalayas nila ang maraming demonyo sa mga inaalihan nito. Pinahiran nila ng langis at pinagaling ang maraming may sakit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Muli po ay magandang umaga sa inyong lahat. Baka nagtataka kayo dahil puti ang suot ng pari, ng mga pari pala, tapos meron pa tayong gloria, ano? Ipinagdiriwang po kasi natin ngayong araw na ito ang 36 na anibersaryo ng pagkakatalaga ng ating parokya bilang Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Kaya very festive ang ating atmosphere. Ano ho? Tamang-tama rin naman
Habang sumisikat ang araw, pinasasalamatan natin ang Diyos sa lahat ng biyayang tinanggap natin noong buong buwan ng Enero. February 1 na po ngayon. Kaya hinihiling din natin sa Panginoon na patuloy tayong gabayan, patuloy tayong pagpalain, patuloy tayong bigyan ng proteksyon sa buong buwan naman ng Pebrero. Kaya sinisimula natin ang ating araw sa pamamagitan ng pagdalo sa banal na misa. Wait lang po ha. Okay, binuksan ko lang yung electric fan at nagfafagi ang aking salamin. May magandang balitang hatid po sa atin ang mga pagbasa ngayon. Sa unang pagbasa, namatay man si Haring David. Inihanda niya ang kanyang successor, si Solomon. Pinagbili ng mabuti, hinamong magpakatatag at magpakalalaki, at iniwan ng pangakong hindi mapapatid ang kanyang lahi. Sa Ebanghelyo, mahigpit din ang bilin ng mahal na pong Jesus Nazareno sa 12 alagad nang isugo niya sila ng dala-dalawa. Binigyan din niya sila ng kapangyarihang makapagpalayas ng masasamang espiritu. Lahat ng ito, mga kapatid, diretsyohin na natin ang punto. Blessed assurance sa atin ngayon na patuloy niya tayong ginagabayan sa misyong pinakikibahagi na natin. Hindi niya tayo pinababayaan dahil kanya ang misyong ito. Lagi po niya tayong sinasamahan. Laging ginagabayan ng Espiritu Santo dahil katawan tayo ni Kristo. Dama natin ito sa pamamagitan din ng matibay nating koneksyon sa isa't isa. Kahit ngayon pa lamang tayo nagkakilala, hindi ba parang may pinanghahawakan tayong common, parang mayroong nagtatagni sa atin, parang mayroong nag-uugnay sa atin. Kaya nga nakaka-excite, mga kapatid, kapag ka ipinapadala ka kung saan o pupunta ka kung saan, nakaka-excite makilala yung mga taong hindi mo pa nakikilala. Dahil alam mo na meron kayong pinagsasaluhan, malayo man kayo sa isa't isa, hindi pa man kayo magkakilala. Pinag-uugnay po kasi tayo ng ating moral intuition. Ano ba yung moral intuition? Ito po yung ating sense of right and wrong na alam natin, o halimbawa, tayo ay natutukso na naman na gawin ang kasalanan na alam naman nating palagi nating ikinukumpisal. Yung ating moral intuition parang nagbibigay sa atin ng warning. Kinakalabit tayo. Nagbibigay ng ding! Ayan ka na naman. Para tayong pinapaalalahanan. Sabi nga natin kahapon, kung tayo ang magkakasama sa banal na misa, ang nangyari kay Haring David, kinutkot ang kanyang budhi, nahirapan ang kanyang kalooban, at inihagis na niya ang puting tuwalya at nagsabing, tama na ang karahasan. Nung isang araw yun, kahapon, ang Panginoon mismo ang nagsabi, tama na, napakarami ng patay. Okay na, tama na ang karahasan. Bigyan ng pagkakataon ang kapayapaan. Mabibigyan ng pagkakataon ang kapayapaan kung sa ating kalooban po mismo natin ito sisimulan.
yung longing natin na iyon sa kapayapaan, nag-uugnay din sa atin sa isa't isa. Kaya nga't maging yung pagbati lang natin, hindi pa man tayo unang pagkakataon pa lang magpangita, yung pagbati natin, parang yung pagbati ng Mama Mary kay Elizabeth. The divine in her greets the divine in you. Kaya nga si San Juan Bautista, ang pareho pang sanggol noon, si Jesus at si Juan, nagkakawag sa kanyang sinapupunan. Dahil alam niya that the divine is up close and personal. Ang isa pa po na nag-uugnay sa atin at alam natin na pinag-uugnay tayo nito ay yung paniniwala natin na magtatagumpay din ang katotohanan. Sa kabila ng napakaraming kasinungalingang nakapaligid sa atin at kung minsan ay naghahari sa ating sariling kaisipan, alam natin intuitively na maghahari din ang katotohanan. Ang isa pa po ay yung walang kamatayang pag-asa. Walang kamatayang pag-asa. At yung pagnanais natin na makipag-ayos sa ating mga nakaaway bago pa man tayo mamatay. Lahat ng ito, minamahal kong mga kapatid, ay tumutukoy at maaaring mas marami pa sa katotohanang ang Diyos sa pamamagitan ng Espiritong Banal at ng Kanyang tunay na presensya sa Banal na Eukaristiya ay kumakasi, sumasama, gumagabay, pumuprotekta, nagno-nourish sa atin. Yung Kanyang abiding presence. At ikinaliligaya po natin ito. Ikinaliligaya hindi lamang ng ating kaluluwa, kundi ng ating damdamin bilang tao. Kaya seryoso nating isinasabuhay ang ating buhay pananampalataya. Dito rin po tayo napapayapa. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, inaanyayahan tayo ng Diyos Ama upang maging mga lingkod niya sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan. Sa bawat dalangin ang atin pong itutugon, samahan mo ang iyong mga isinugo o Panginoon. Samahan mo ang iyong mga isinugo o Panginoon. Ang naglalakbay na simbahan, naway higit na humikayat ng mga tao upang magbagong buhay sa pamamagitan ng pagkikisaksi kay Hesukristo, manalangin tayo. Samahan mo ang iyong mga isinugo o Panginoon. Ang mga misyonero na nagpupunyagi sa ibang bansa, naway biyayaan ng Diyos ng mayamang ani, manalangin tayo. Samahan mo ang iyong mga isinugo o Panginoon. Ang mga magulang, naway patuloy na magsumikap na ibahagi ang pananampalataya sa kanilang mga anak, manalangin tayo. Samahan mo ang iyong mga isinugo o Panginoon. Sa mga taong nabibigatan sa mga kasawian sa buhay, naway maipakita nating lahat ang ating pag-aaruga, pakikiisa, pag-ibig at pangunawa, manalangin tayo. Samahan mo ang iyong mga isinugo o Panginoon. Sa katahimikan ng ating puso ay ilapag po natin sa dambana ng mahal na poong Jesus Nazareno lahat ng ating mga personal na kahilingan, lahat ng mga nagtutulak sa atin para lumapit, hanapin at magsumikap na makita siya.
Manalangin tayo. Samahan mo ang iyong mga isinugo, O Panginoon. Panginoong Diyos, nagtitiwala kami sa iyo. Pinili mo kami sa pamamagitan ni Kristo upang ipahayag ang pag-ibig na iyong ipinakita sa amin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Lahat ng ito'y tapon na sa iyo. Muli ihahatol sa'yo buong puso kong inaalay sa'yo. O Diyos, O Panginoon, lahat ay biyaya aming inampot, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa'yo, kalwalhatian. Magsitayo po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang itong ating paghahaik kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, at sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na aming inihahain at ipagkaloob mong ang iyong simbahang iniluwal mula sa tagiliran ni Kristo na naidlip sa kamatayan sa krus, ay makasalong lubusan sa kabanalang laging bumubuhay sa amin na nagdudulot ng kakayahan, at ito ay aming tugunin ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang iyong mga supling na nagtaksil ay nagbabalik ngayon sa iyong pagiliw. Bunga ng malasakit ng anak mong masunurin at ng Espiritong bigay upang lahat ay kupkupin. Kaming mga tinubos ng anak mong mahal ay niloob mong magtipon at magkapisan upang magsalo sa masaganang hapag ng buhay. Kaya kaisa ng anak mo at ng Espiritu Santo, ang iyong sambayan ay nagpupuri sa iyo. Nagkakapisan ngayon ang bumubuo sa katawan ni Kristo, nagkakatipon ang pinananahanan ng iyong Espiritu. Kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosanna, hosanna sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, hosanna sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya,
Pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa imbuhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria, na Ina ng Diyos, ng kabyak ng puso niyang si San Jose, ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Itinuring po tayo ng mahal na pong Jesus Nazareno na hindi na iba sa kanya, kundi sarili niyang mga kaibig at mga kapatid. Kaya po may lakas loob tayong tawagin ang kanyang Ama na atin ding Ama. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama.
Hinihiling po naming kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo't maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, nasa presensya po tayo ng Kordero ng Diyos. Ang Korderong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, kay papalad nating inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Sino ang makahihigit? Meron ka bang nababati? Bugtong na anak, di niya ipinakait. Nanaog sa mundo't nagdusa, dumanas ng libong sakit. Oh, 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 oh. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo, kahit bayaran ka, di sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis na Diyos sana para sa akin. Dakilang Diyos kay buti mo sa isang katulad kong masuwayin sa nais mo. Pansin, dakilang pagmamahal mo, tinanggap pa rin ako't pinatawad sa mga kasalanan ko. Oh, 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 oh. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo, kahit bayaran ka, hindi sapat ito
upang ibalik ang dugong itinigis ng Diyos Anak para sa atin. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman sa ating healing mass and service mamayang alas 6 ng gabi. Makiisa po tayo. Sa darating na Biyernes, bukas, February 2, 2024, ay ang kapistahan ng pagdadala kay Jesus sa templo o mas kilala rin sa tawag na Fiesta ng Candelaria. Ang araw na ito ay araw ng pagbabasbas ng mga kandila. Tanda na si Jesus na ating manunubos ang siyang dakilang liwanag. Ang lahat ay inaanyayahan na magdala ng kandila at sa bawat misa na gaganapin ay magkakaroon ng pagbabasbas. Sa lahat po na may mga lumang palaspas na ginamit noong Linggo ng Palaspas, maaari niyo na pong dalhin sa simbahan ng mga ito. Ito po ay susunugin sa darating na February 13, 2024, Martes, bago ang Miyerkules ng Abo sa February 14. Inihahandog po ng Simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakalaga ng 20 pesos. Ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel and Baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, dumadalangin kaming mga nagsipakinabang upang pag-ibayuhin mo ang ginagampanan ng iyong simbahan sa lubos na paghahatid ng kaligtasang patuloy na idinudulot sa mga nasa karalitaang pawang iyong unang tinawag na magmana sa iyong kaharian sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo at pagpalain ang kanilang mga pinasasalamatan, idinadalangin at pinagsusumakitan sa araw-araw, pati na ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naihandog na po natin ang banal na misa. Sa paglalakbay po natin sa buhay, lumakad tayo sa liwanag at kapayapaan ng mahal na poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Inipinta
tinutuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayanan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.